Ay, kita mo, wala nang naniniwala sa kasalukuyang administrasyon. Bakit? Eh, puro kalokohan eh. Galit sa corruption. Pero pag corruption ng China, hindi sila galit. Oh, mga kaibigan, di ba? Pag corruption involving Chinese interest, eh, hindi sila, ano? Ha? Sipin mo yung bakuna, wala raw corruption. Eh, liwaliwanag nga. Bakit may non-disclosure? Ha? Sa agreement. Eh, samantalang buong mundo, sinasabi presyo. Oh, di ba? Katulad na Indonesia, oh, nabili ng Indonesia, halaga, asan ang ano ron? Confidentiality nun. Anong dahilan? Anong justification? Eh, hindi tayo... Anong hindi ka bibigyan? Pag dinisclose mo, hindi ka bibigyan. Eh, hindi naman ikaw ang nag-disclose eh. Ang nag-disclose yung meron eh. Kayong wala, tayo pa lang ang wala eh. Di ba Indonesia, nagsimula na? Oh, nagtuturok na sila nung China? At ang presyo, 650. Paano malalaman dito kung kung hindi dinisclose? Di ba? Bakit kayo lang may ganyan? Oh. Tapos walang corruption? Ha? Anong ano? Baka attempted corruption, ha? Meron. Kaper si Lapid, umabanan. Lapid Fire. Tanungin ninyo, anong transaksyon ang pinasok ng gobyernong ito sa ilalim ng administrasyong ito? Lahat na lang, hindi dinidisclose eh. Kaya nadudulas eh. O, diba sabi ni Roque doon sa Pogo, eh, yung Pogo, yung laki ng binibigay na pera niya kay Presidente Digong eh. Nadulas eh. Oh, pahamak eh. Mga kaibigan eh. Sabihin niyo sa akin, anong transaksyon meron dito sa gobyerno? Nitong administrasyon ngayon ha, ang pinasok nito na walang corruption. Aber? Oh. Mga kaibigan, sabihin niyo sa akin, eh kung di nabuko yan, di ba 3,000 ang overpricing niyang bakunang yan? Oh, tapos, ginagamit nila ngayon, no, pang panlito. Ha? Ah, gusto niyo anya eh, bibili ko kayo ng ano, ng Pfizer. Ha, patuturukan ko kayo ng Pfizer. Kasi raw, na-discover dun sa ibang mga bansa, may mga namatay matapos maturukan ng Pfizer. Eh, hindi mo naman ginajustify yung corruption eh. Ha? Eh, gusto mong palitawin na mapanganib yung Pfizer. Ha? Hindi yun ang issue rito. Ang issue rito, bakit kayo mamimili ng mas mataas ang halaga? Bakit hindi ninyo bigyan ng option yung publiko na bayaang sila ang makapamili ng bakuna kung gusto nilang magpabakuna? Bakit kasi meron kayong ano eh special na kwan eh, na ano tawag mo diyan, favoritism, di ba? Oh, bakit yung China ang pinagpipilitan ninyo? Oh, kung merong pag-aaral na yung Pfizer, eh bahala yung publiko kung gusto niya nun. Di ba? Kaya nga sabi ko nung isang beses o dalawang beses, bayaan mo yung tao pumili. Lahat yan gawin mong available dito sa Pilipinas. Di ba? Total, pera ng taong bayan ni pambibili dyan eh. Eh di ba ang... Sinasabi nga nung marami yung mga local government officials, kumuha sila ng mas mura sa AstraZeneca, hindi Pfizer. Oh. At saka merong mga
side effects. Lahat naman yan eh. Kaya naman yung mga tao, dumami ngayon ang ayaw magpabakuna. Hindi lamang dito. Natatakot na sila ngayon. Marami. Ang daming katanungan dyan na hindi masagot eh. Ito lang, simple ha. Di ba may variant ngayon? Yung variant ng COVID? Oh. Ibang variety na ito. Bago. Ito hindi nila sinasabi. Diyan ba sa bakuna na yan na available ngayon? Kahit anong bakuna yan. Specifically, yung paborito ninyong China. Ha? Yan bang bakuna na yan eh? Hindi na rin siya maawa ng variant na COVID. Oh. Pangalawa, oh, hindi ba nag-lockdown ngayon sa China? Bakit? Dumami COVID. Mga kaibigan, sa China. Eh di ba halos lahat ng tao ron na bakunahan na nila? Kasi nga sila may bakuna. Oh. Ano ibig sabihin? Yan ang mga tanong. Ibig mo sabihin eh, magpapabakuna ka tapos eh, pwede ka pala ulit magkaroon kahit nabakunahan ka na pala. Oh. Eh dito lang sa protocol eh, pag nabakunahan ka na ba eh, pwede ka nang pumunta kahit saan. Pwede ka na mag-abroad. Hindi rin eh. Oh, pagka ba nakabakunahan ka na eh, hindi ka na magpe-face mask. Ha? At hindi ka na magpe-face shield. Hindi ka na exempted ka na sa protocol. Kasi may bakuna ka na eh. Hindi rin. Ang daming hindi. Sabi nga ng mga musikero, pagka kami ba nabakunahan, mabubuksan na ba yung mga bar para makatugtog na kami, makapaghanap buhay na kami? Oh. Puro wala eh. Ha? Puro pinag-aaralan nyo paano tayong paano natin maiisahan eh? Ang gobyerno eh, ha? Paano natin masasandok yung pera ng taong bayan eh? Oh. Kahit pa sabihin mo 700, less than 700 daw. Natatawa tayo dito kay Galvez, oh. Nakakaharap ka pa niyan sa pamilya mo. Mahalata ka na niyan. Kakahiya yan, di ba? Oh. Yung mga pinagsasabi mo, sinabi mo nang less than 700, dahil mo pa sabihin nyo eksakto. Gusto mo pa manghula. Ba't mas gusto nyo yun? Hinuhulaan. Ha? Ano yan? Pinoyhenyo? Mga kaibigan? Eh, sis Mariose po. Sinabi mo na nga eh, less than 700, eh ngayon, ayaw mo pa sabihin yung tunay. Tapos si BFF naman, si Rokwe. Ha? Mga kaibigan, kalbo na ulo, kalbo pa utak. Ha? Pilo ka na yung buhok, pilo ka pa, pati utak. Mga kaibigan, isipin mo, presyong BFF. Eh kung less than 700 lang yan, eh di hindi presyong BFF yan. Sana kung 650 yan, ginawa nilang 500, yun, presyong BFF yun. Ang laki ng tinawad mo, di ba? Oh, eh, nagkamali nga tayo eh. Meron akong sinasabi, ako kung yung AstraZeneca yun, $4 lang pala yun eh. Oh, ang efficacy rate yata nun is between 60 to 90. Oh, mga kaibigan. Pero ganun pa man, hindi nga natin dapat ipinaliliwanag. Kung ano, wala naman pag-aaral na ginagawa eh. Dito eh. Ang pag-aaral dito, paano tayong kukupit? Paano tayong magpapading? Paano tayo mag-o-overpricing? Oh, natawa naman ako kay Lacson. Ang sabi ni Lacson, eh, Kwan, ang laki raw nang nagawa ng Senado. Eh, bago ninyo tinanong sa Senado kung magkano yung bakuna, dito pala sa programa natin, tinanong ko na eh. Di ba? Ilang araw pa bago nyo tinanong dyan eh. Sinabi na natin dito eh. Di ba? Ang
tanong ako, di ba? Ang issue, magkano? Oh, di naglabasan, di ba? Hindi nyo kasi, hindi kasi binabanggit eh. Puro usapan eh. Oh. Tapos eh, aagawin na naman ninyo yung karangalan. Eh kung karangalan ang kailangan ninyo, di dapat sa amin yan. Dito nag-umpisa yan, magkano eh. Hindi naman sa inyo eh. Di ba? Tsaka, kung may ano pala yan, may katumbas pala yan eh. Ang laki ng kinikita ninyo. Bilang mga senador na mambabatas, sweldo ninyo. Eh, ang katumbas lang pala yung sasabihin natin. Oh, eh di dapat eh, magkaroon din kami ng pera. Di ba? Swelduhan din kami. Oh, eh nauna kami magsabi sa inyo niyan eh. Nang magkano eh. Hindi naman kayo pinagmulan eh. Publiko eh. Di ba? Publiko tayo eh. Oh, sa publiko nang galing, hindi sa inyo. Oh, tapos nasa inyo yung sweldo. Yun na nga kaming hindi accomplishment 'yan, trabaho niyo 'yan. Wala na nga kayong ginagawang batas eh. Di ba? Oh, eh kasama sa tungkulin ninyo mag-usisa. Ha? Mga kaibigan, mag-urirat. Oh, gawin ninyo, trabaho ninyo at 'wag kayong umanap ng papuri. 'Wag din ninyong purihin 'yung sarili niyo dahil nakakahiya 'yan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Eh, mga kaibigan, ito sabi naman ng isang mambabatas, ha? Ito si Muntinlupa City Congressman Rufy Biason, ha? Ang sabi niya, eh dapat daw i-reconsider, ha, yung termination ng 1989 agreement na pinagbabawalan ng mga military at police presence sa loob ng University of the Philippines campuses without prior notice. Oh. Ayon kay Biason, mga kaibigan, siya po ay ano kasi, vice chairperson ng House Committee on National Defense and Security. Sabi niya, ang DND eh dapat pumasok sa halipa, pumasok sa pakikipag-usap. O yun, isang paraan yun na sinasabi nating kwanho, ha? Alternative. Imbes na takutin mo, ano gusto mo niyong gawin sa mga kabataan? Mga kaibigan, dahil ba na influensya sila, na doktrinahan sila ng mga ganyang ideolohiya eh. Kwan, wala na silang, ano, hindi na sila dapat bigyan ng pagkakataon. Ba't sino sa inyo? Baka kayong mga politiko eh. Kayong mga nasa military. Oh, yung mga anak ninyo eh. Di ba? Kasama rin sa ganyan eh. Ito lang ah, kami noon, nung araw. Ako, maliit pa nung i-declare yung martial law eh. Oh, di ba? Ang mga ano ko noon eh. First year high school yata. Ha? Eh, siyempre, yung first year high school, bata pa rin yun eh. Di ba? Tumatambay-tambay pa rin ako dun sa mga, dyan sa baklaran, dun sa looban, dun sa bagong ilog. Ay, mga kaklase natin doon, mga kaibigan natin doon, nagkukwentuhan, di ba? Kwentuhan, mga bata. Eh, isang beses, martial law na eh. May dumaan ko ano eh, jeep. Jeep na, tatandaan nyo ba yung palabas sa television nung araw, nung maliit ako, yung combat at saka yung rat patrol, ha? Oh, mga kaibigan, sila ano, Rick Jason at saka si Vic Moro, ha? Yung combat.
Eh, yun doon ko nakikita yun, yung jeep na merong machine gun, di ba? Oh, yun dumaan sa ano namin, huminto sa tabi namin, nagkukwentuhan kami. Mga bata, tinatanong kami, siyempre, nakita lang mga bata, kami tinanong, may nanap silang tao. Mga kuwan nyo, mga aktivista, nahanap nila. Alam ba ninyo yung hinahanap nila mga tao? Eh siyempre, hindi kami, natakot kami, hindi kami nagsasalita. Pero yung hinahanap nilang tao, kilala namin. Alam, ba't kami magtuturo dyan, di ba? Eh mga kakilala rin namin yan. Oh, alam ba ninyo yung tinatanong nila sa amin na mga hinahanap nilang aktivista? Anak ng opisyal ng Air Force eh. Armed Forces eh. Oh, isa lang yun ha. Isa lang yun sa sinasabi nating opisyal sa Armed Forces na merong anak na ano noon, yung aktivista. Oh, mga kaibigan. Eh, bali ba noon eh, martial law yun eh. Eh ngayon ba, martial law ba? Hindi justified yung ginagawa nyo. Di ba? Walang justification yan. Eh, mga kaibigan, ginagawa nila yon dahil martial law. At saka, gano'ng karami dito ang mga may kabilang sa miyembro ng kanilang pamilya ang sangkot sa ganyan. Di ba? Kasi nga sila nakapagpapaaral sa UP. Di ba? Oh, mga kaibigan. Oh, eh, gano'ng karami yan? Hindi naman masama yun eh. Dumadaan naman ang kabata. Lahat naman ng eskwela, meron yan eh. Nasa sa tao yun eh. Di ba? Lalo na kung merong ganitong alternatibo. Hindi yung dadahasin mo yung kapwa mong mamamayan. Yung sarili mong mamamayan. Eh, sayang ang pinapag-aral sa inyo ng gobyerno. Di ba? Baliwala lahat yan. Wala naman pala kayo natutunan eh. Kaya nga kayo pinag-aral eh. Di ba? Oh, para harapin ninyo yung mga ganyang klase ng problema. The sudden and unilateral termination of the Soto and Riley Agreement may have an opposite outcome of its stated objective to reach out to the youth and see their armed forces and police as protectors worthy of trust, not fear. Oh, yun na nga. Tulad ng binabanggit natin. Dapat, umisip kayo ng programa, di ba? Hindi nyo naman kaaway yan eh. Bakit nyo ba gusto ituring na kaaway ninyo yung mga kabataan na nagsisipag-aral? Eh, dyan din kayo galing. Di ba? Oh, huwag yung sabihin, walang katarantaduhan kayong ginawa, di ba? Oh, nung kayo nagsisipag-aral. Oh, eh sabi, yung bigla ang ganyan, eh, magkaroon ng kabaliktarang ano yan, resulta yan. Ah, katulad ng sinasabi natin, eh kayo, imbes na yung mga taong yan eh, mag-isip, ha? Ang gagawin yan, magtatago na yan, di ba? Mapipilitan niya na mamundok, di ba? Sumama na, mga kaibigan. Bakit? Winawanted niyo eh. Gusto niyo ninyong ano eh, i-wanted eh. Ba't gusto niyo ninyong dumami kaaway? Tapos ang kaaway niyo, mga kabataang Pilipino. Hindi niyo naman kaaway yan. Sarap kumain ng rice, pero can't afford the price. Kanit gulay at fish, gasolina tilis, mga presyo'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisnis nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, doon sa left. Kukurakot din doon sa right, doon sa right. Ang dasal ko lang pangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera.
bigla nyo na ang mag-shiting, shiting. Bakit kayo na ay booking, booking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita ay maliit, laging kapos sa budget. Ako ay nabubwisit, shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y napapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang bisis nila ay crime. Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwarta. Tigilan nyo na ang mag-cheating, cheating. Bakit kayo na ay booking, booking? Huwag ganit sa pera, baka kayo makarma. Tonight, kawatan ng money.